Wow. Yan. Durian naman ang ating papakialaman, mga kaumami. At 2 days na po ito dito sa bahay. Binigay ng dating kawork ng aking asawa, ng kanyang kaibigan na merong durian business. At birthday nga po ng aking asawa nung nakaraan. Kaya narigaluhan siya ng durian at durian cake. So kahapon kinain namin yung durian cake. Dahil naumay na kami, ngayon pa lang namin makakain itong durian na napakabango na. At nagbibitak-bitak na po siya. Kung nakikita nyo po, meron na siyang crack dyan. Sobrang hinog na yata. At may mga puti-puti, hindi ko alam kung ano yan. Sana hindi mold. Parang mga gagamba. Huwag na lang natin galawin. At papakialaman ko po at titignan natin. Magmamagaling tayo for today's video. Tignan natin kung marunong tayo magbalat ng durian. Or magbalat, maghiwa, mag-open. Ayan, so parang ganito yata. Dapat meron po tayong gloves. Hindi tayo matinik-tinik. Sa mga nakakasubaybay po, baka hindi nyo pa napanood yung inihaw namin na durian na minukbang. Meron po kaming inihaw na durian at napakasarap pala at pwedeng-pwedeng ihawin ang durian. Ayan. So mukhang kaya naman natin, ano? So hiniwa ko po siya sa tawag dito sa may kanal niya. Yung walang buto para hindi natin matamaan yung buto. Ayan. Hindi po tayo expert, okay? Makikialam lang po tayo. Kakasundo ko lang kasi ng mga bata sa school at sobrang bango na nga po. At sabi nila, pwede na daw ba naming buksan para makain na. Hindi na po namin mahintay yung daddy nila. Okay. And then, tatayo tayo para ano. So, sa mga expert dyan sa pagdudurian, tama ho ba yung ating ginagawa? Uy! Nadali po natin yung laman ng durian. Pero okay lang, konti lang, very very light lang. Siyempre titikman na natin. Ang bango ka, umami. Ang sarap. Super hinog na siya. Uy. Ay hala, hinog na po siya. Look guys. Ito yung gusto ko. Yung super hinog na malambot-lambot na. Yan oh, ganda. Yan. Ah, di ba? Meron na tayong isang durian. Kayang-kaya pala natin. Kukunin ko po yung dumikit dahil sayang. Ang sarap. Ang sarap ka, umami. Next. O, diba? Pwede na ako mag-apply sa durianan. So, ito po ay pagbabalat ng durian tutorial from someone na hindi marunong magbalat ng durian, diba? Tapos ginaganito nila mga kaumami. Yan o. Ganyan. Ganyan yung nakikita kong ginagawa nila. So maganda siguro to kasi laki ng buto niya. Wow! Look, ang ganda nga. Nakakatuwa. Kaka-amaze. Marunong tayo mag-durian. Look. Wow! Diba? Dalawa na. Siyempre kukunin natin yung dumikit. So, 4 na buto po siya. 4 na part. O, 5 yata. Yun, no? Madali lang po siya. Kaya lang nga, yung paghawak, wala tayong hahawakan. Nadali natin itong isa. Kawawa naman. Ganito pala kaumami ang buto ng durian, oh. Ayan, oh. Wala siyang laman sa loob. Super hinog na po niya. Yan. Wow. Uy, ang ganda. Kahit na natamaan po natin siya, ang ganda pa rin. Meron tayong tatlo. Diba?
Ang laki, ang dami po niyang laman, oh. Hindi pa natin natapos lahat. Yan, oh. Sayang, hindi natin napaganda. Okay lang. Tutorial, how to open durian while eating. Ang sarap. Ito, hindi ko na alam kung ilang buto ito. I think dalawa pa. Na maliliit. I think dalawa pa naman. Oh, di ba? Dalawang cute. Dalawang cute po ito. Look. Ang cute nitong isa. At walang buto. Ay, wow, ang cute. Nice. Marunong tayong magdurian. Akalain mo yun. Diba? Ang ganda po ng panahon, mga kaumami. Mahangin-hangin. Look, oh. Ay, wala po siyang buto. Ayan, ang ating pang-apat. Ay, wala. Ay, hindi. Diba, nahilo tayo. Eto, meron pa. Nakakatawa. May mga surprise siya. Last one. Oh, ang cute din ito. Napaka-cute din, kaumami. Diba? Ang dami po niya. Ang dami nung isang buolok. Diba? Let's eat. Tingnan natin kung masarap ba ang durian na sarili nating binalatan. O, diba? Nakaka-proud ulit for today's video. Mas masarap yung malaking kagat. Lahat, ha? You want to try the durian? Andito po ang aking bunso. Ang sarap, mga kaumami. Ito yata ang pinakamasarap na prutas at pagkain sa buong mundo para sa akin. Ang creamy po niya. Napakatamis. Mabango. Para sa amin na mga durian lover, mabango po ito. Pero syempre, nung hindi pa ako marunong kumain ng durian, mabaho ito para sa akin. So, paano ako natutong kumain ng durian? Nung dumating po ako dito sa Thailand, ayaw na ayaw ko ang durian. Amoy pa lang, ayaw na ayaw ko na. Siguro alam nyo na yung sinasabi ko. Dahil bukod sa hindi pa ako nakakatikim ng durian dyan sa Pilipinas, ay buntis po ako nung pumunta ako dito sa Thailand. At tag-durian noon. Tamang-tama tag-durian po noon. At ayaw ko nga, siguro mga ilang buwan pa bago ko sinubukang tikman. At dahil gustong-gusto ng aking asawa, lagi niya akong dinadala sa mga durian buffet. Ayan. At lagi niya akong binibilhan ng durian. Hanggang sa sinubukan po ng tikman. At ganun pala ang pagkain ng durian. Hindi mo, huwag mong iintindihin yung amoy niya. Intindihin niyo mo yung lasa niya. Yun. Kaya siguro kung lagi akong kakain ng snake fruit, meron na akong in-upload na video na isang klase ng prutas na hindi ko gustong kainin. Siguro magugustuhan ko na yun kung gagawin ko yung technique na ginama ko sa durian. Ang creamy po niya. May mga naiwan tayo sa balat. The best. At ang kilo po ng durian dito sa Thailand ngayon ay nag-uumpisa sa 80 baht. Yung mga hindi magagandang klase, 80 baht. Tapos yung mga premium na, yung mga masasarap, merong 120, 140, 160. Ito yata ay yung medyo premium siya. Dahil meron kaming kakilala or kaibigan yung aking asawa na nagdudurian business. So may farm po silang kinukuhaan, farm ng kanilang family. Kaya alam nila kung alin ang masarap, alin ang kung ano yung tamang pagkakahinog bago nila ibenta. Kaya tuwing bibili kami sa kanila, ay pinapapili talaga namin ng masarap. Kasi dati, nung hindi pa namin alam na nagdudurian na sila, nakakabili kami ng hindi masarap, matigas, hilaw, hindi mabango. Pero meron pong mga iba't ibang klase din ng variety ng durian dito sa Thailand. Mm.
Ang sarap. Lalong-lalo na kung ito po ay frozen. So, tatlong klase po yung binigyan nila sa amin. Durian cake. Itong durian na mayroong pagbalat at durian na overripe, 2 kilo na nilagay ko na po sa freezer. At next time, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung lasa o texture ng durian na galing sa freezer para po siyang ice cream. Maaraw po, nandito sa atin yung araw, sa harapan natin. At baka hindi nyo po nakikita yung kulay niya. So ito po ay madilaw, pero hindi naman dilaw na dilaw. At hindi rin naman orange. Ayan, baka hindi nyo po, ayan, ganyan po siya. Ayan. Ganyan po yung texture niya. Ayan. Diba, super creamy. Napakabango. Last na, baka maubos ko. Naghihintay yung aking mga anak. Ayan po siya, hibla-hibla. Habang dumadami yung kinakain mo, lalong sumasarap. So hanggang dito na lang mga kaumami, baka maubos ko at hindi ko materhan ang aking mga anak na durian lover din. So kung nagustuhan niyo po ang video, paki-share, baka kayo po ang susunod na mapadalhan natin ng 1K pasasalamat. At sa darating na Pasko po, December 23, mamimigay po ako ng 5K sa tatlong kaumami natin na masisipag mag-share, masisipag mag-comment at laging nanonood ng ating mga videos. Of course, dapat naka-follow. So yun lang po. Thank you for watching.